Inutusan ni Health Secretary Francisco Duque ang mga unit at department heads ng DOH na tutukan ang pagbibigay ng special risk allowance sa mga hindi pa nakatanggap na health workers. Alinsunod yan sa 10 araw na time frame na ibinigay ni Pangulong Duterte. Kasabay niyan, binigyan ng DOH ang mga healthcare facilities sa bansa ng hanggang Huwebes para isumite ang listahan ng mga idaragdag na health workers na bibigyan ng allowance. At sa taya ng DOH, mahigit 20,000 pang dagdag na health workers ang dapat makatanggap ng nasabing benepisyo. Sa kabila niyan, hinihintay pa ng DOH ang approval ng Pangulo para magamit ang ehensya ang kanilang miscellaneous benefit funds. Dito kukunin ng DOH ang nasa 311 million pesos na pondo para sa special risk allowance. Sa Talk to the People nitong Sabado, nanindigan ang Pangulo na hindi niya sisibakin si Duque sa gitna ng mga kontrobersiya sa paggastos sa pondo para sa COVID-19 response. Kawa naman yung mama. Gusto nila, do you want me to fire Duque, Secretary? Gusto mo paalisin ko? Give me a reason bakit ko paalisin. Ito inulit na naman niya. Kaya yung meron kasing nag-gano sa akin, sabi nila, bakit ko daw pinagtatanggol yan si Duque? Alam mo nga, paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo. Duque might be not that perfect. Duque, sa tingin ko, may mga better pang maging secretary sa kanya na mas bibo. Pero, honestly, kung talagang iisipin natin ng mabuti, sometimes kasi we do not understand what's really happening inside the department. Especially, this is a very, very, very unique situation. Very, extreme situation dahil pandemya ito. We do not know what really is happening inside. At the same time, sa tingin ko, tulad nga ng laging paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte, wala namang siyang nakikitang korupsyon kay Duque. Kasi remember, huwag niyo kong kakalimutan ha, na hindi basta-basta naglalabas ng pera ang gobyerno. Hindi ho ito yung akala ng iba na madaling maglabas ng pera ha. Hindi ho ganyan yan. Dadaan ho yan sa napakalupit na matinding proseso na kung saan una-una DBM yan. Talagang malupit, babantayan niya ng DBM at si Pangulong Duterte. Sure ako dyan. Sure ako. Walang nakikita si Pangulong Duterte na korupsyon kay Duque. Mabagal? Sa tingin ko, may nakikita akong mabagal. Mas better way? Sa tingin ko, may makikita rin akong better way. Sa tingin ko ha? Pero in terms of corruption, yun lang naman ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Pagka-corruption, adyan, talagang sibak sa akin yan. Pero ito alam nyo, antindi nito. Hanga ako kay Pangulong Duterte dito. Pakinggan nyo ito. I'm sorry but I said, baski mag-isa na lang ako, I will stand for Duque even if it will bring me down. Ang lupit nun ha? Ang lupit nun. Kayo magsalita ng ganun, ibig sabihin, you have confidence dito sa tao na ito. Sobra yung tiwala mo sa tao na ito para mo sabihin, even if ako na lang ang mag-isa, even if I'll go down with this person. Ganun kalupit. Saan ka nakakita ng ganyang pangulo? Kung siguro ibang pangulo yan ha? Shit. Ay, sorry. Sobra na batikos ng tao dito. Yung popularity ko babagsak dahil dito. Lalaglag ko na to. Mag-resign ka na lang. Kasi kawawa yung popularity ko, di ba? Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Kung si Pangulong Duterte concerned sa ratings, sa survey, siguro matagal niya nang ginibap to si Duque. Siguradong sasabog pa lalo yung ratings ni Pangulong Duterte. Kasabay nito, iginiit ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para labanan ng korupsyon. Katunayan, sinibak daw niya si National Electrification Administration Chief Edgardo Masongsong kasunod dito ng rekomendasyon ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ang hirap po kasi sa totoo lang, ito ha, puna ko lang naman ito, dun sa mga social media influencer na ampaw, marami ho niyan Yung hindi nila nakikita yung dynamics na nangyayari sa loob ng departamento. Alam nyo, madali hong mag-judge. Sabi ko sa inyo, napakadali hong humusga ng tao na ito ganito yan, na ito ganito yan. Kasi pag wala kang information o buong-buong information, unlike the president, he has all the information. Sigurado ako, alam mo si Pangulong Duterte, sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko ito naikwento sa inyo Si Pangulong Duterte, hindi yan umaasa sa isang information. Lagi yung nagre-research. Naalala ko ito, hindi ko na lang ikwento ha, hindi ko na lang papangalanan ha. Kasi napaka-importante. Ito talagang first-hand information ko ito dahil kilala ko itong mga taong nandito sa ikikwento ko.
Naalala ko nung pag-upo ni Pangulong Duterte, ang unang-una niyang binanggit, bibigyan ko ng baril ang mga sundalo at mga kapulisan. Naalala niyo yon? Naalala niyo yon? Tapos, siyempre, alam naman natin, sa weapon, sa lahat ng mga bansa, dyan kumikita ang mga top general. Oh. Wala, huwag ho tayo magmangmaangan. Dyan kumikita yung iba. Okay, hindi naman ho lahat. Alam nyo, hindi alam nung iba, okay, na si Pangulong Duterte, meron na siyang tao, dalawang tao, na pinapunta sa bansa na pagkukuhanan ng baril. Etong tao na ito, nakipag-usap na ng direkta sa gobyerno doon, okay, para alam na kagad nung tao na ito, hindi siya nag-purchase ha, inalam niya kung magkano yung ibibigay na presyo nitong bansa na ito sa atin. Okay? Then, tsaka niya inutusan yung agency na in charge for procurement ng mga baril o pagkuha ng mga baril. So, pagdating ng info sa kanya, kuwari sasabihin ni quote-unquote secretary o quote-unquote official, sir, Mr. President, ito yung presyo ng baril. Pag sabi sa kanya, meron na kagad siyang alam na presyo. Kaya niyang i-compare. So, alam niya kung niloloko ko siya o hindi. Sabi ko sa inyo, ang lupit ni Presidente. Una pa lang nalaman ko na yun. Kasi personal niya itong, naku po, sabi ko, ang lupit ni Presidente. Ang lupit talaga. Kasi isipin mo, tumubo ka lang ng, kasi yung mga nakarang administrasyon, malaki talaga ang kita dyan. Siguro yung baril na 50, mabibili mo lang ng, kuwari, government to government ng 20,000, papasa na 50 yan. O 30,000 kada baril, ilan ang bibigyan mo? Ang lupit niyan. Anong point ko by telling this story? I know the President in terms of mula noon nagsimula yan. Kitang-kita ko kung paano silang gumalaw pagdating mo sa mga proyekto. Alam nila pag ang isang quote-unquote kaibigan o di kaya isang opisyal naglakad ng proyekto. Kasi nandyan ang pera sa proyekto na yan eh. Yan talaga nagkakakitaan na yung tao. Kaya for Rodrigo Duterte, the President, would vouch o sabihin na natin magbigay siya ng confidence o magbigay siya ng statement na ganun katindi kay Duque, ibig sabihin, alam niya na talagang walang ninanakaw ito. Kabagalan, siguro in other area, pwede. Pwedeng kulang. Pero in terms of corruption, I don't think so. Makakalusot kay Pangulong Duterte yan. I really don't think so. Sigurado ako. Dahil ang presidente natin, malupit pa yan sa pagiging abogado, prosecutor yan. Kaya nga, sa totoo lang, marami ang gustong mapalitan na si Pangulong Duterte. Bakit? Nawala negosyo nila eh. Hindi sila makaporma. Kasi si Pangulong Duterte, makaamoy lang na pinopormahan mo siya, pinagkakwartahan mo. Sabi ko sa inyo, no-no ka na kay Pangulong Duterte.